Governor De Gamo and nine others. Sir, do you have any idea ano po yung laman itong complaint na to? Ang nakita lang, ako personally nakita ko ay kahon-kahon na idinadala doon sa DOJ. Opo ma'am, yung complaint na yan ay undergoing... So sabi kahon-kahon, ah, nakita naman natin yung kahon-kahon. Nagtataka lang talaga ako ano, na yung laman nung kanilang, let's say evidence ba yung mga yan o yung mga complaints, yung file complaints papers, ang dami. Kita nyo nilagay doon sa likod ng sasakyan, kahon-kahon talaga. Ganun ba karami yung isusulat nila dyan? Tuloy natin. Preliminary evaluation by the National Prosecution Service for that office to determine whether a... Ayun o, ang daming kahon. Ano yan? Pinalo pa yan ng ano, ano ba yung maraming mga evidence? Parang Ampatuan Massacre, Mayor Sanchez case. Grabe, ang dami. Preliminary investigation is warranted. Pagka nakita nila na there is a prima facie evidence, magpapadala na po sila ng sampina kay Congressman Tevez. Ang mga ebidensya po na yan ay definitely no, mga circumstantial evidence. And so, evidence, malinaw, galing kay attorney. Very good. Yung mga evidence na yan, circumstantial evidence. Circumstantial evidence. Wala kang mapapakita dyan na Exhibit A, Exhibit B, Exhibit C, or Exhibit 1, Exhibit 2. Wala. Kasi circumstantial evidence yung mga yan. It is based on the theory na... Theory. Galing sa bibig niya. Theory. Yung totality of evidence. Oh, totality of evidence. Ala DJ Bantag. Na sinasabi na even though there is no direct evidence daw. Galing sa bibig niya. Even though there is no direct evidence daw. Attorney yan, ha? According to the NBI evaluation, linking Congressman Tevez to the killings, but more than three circumstantial evidence would point to the fact that he was one of the masterminds. Okay, according sa kanya, pag more than three circumstantial evidence, pwede na raw yun. Pasok. Malinaw po yan, there is no direct evidence to point to Congressman Arnie Tevez, but there are three circumstantial evidence. Actually po, at least three po yan, no? Pero ang premise po kasi ng NBI, walang personal na conversation. Yung mga... Oh, premise pa lang ng NBI, walang personal conversation. Shooters with the congressman. Oh, walang personal conversation. Taliwas doon sa sinabi ni Boying Rimulya, nakausap daw nila yung mastermind. Pero meron po silang binabanggit na video conference call. Oh, video conference pa. Balik ka doon eh. Kasi kung conference, di more than two yun. At na-witness nila yung pag-uusap ni Congressman Tevez at saka ni Martin Miranda, no? Oh. At Orme Khan, di mo pa kabisado yung pangalan, Martin Miranda, no? Totokalsing, ikaw ba yan? And the other circumstantial evidence, one, the use of the Tevez helicopter. Oh. Take note nyo, one, helicopter daw. Dapat nagtanong kayo ng mga witness kung mayroon ba silang narinig na ganun, kasi malakas ang tunog ng helicopter eh. Tanungin yung mga tao doon kung meron silang marinig na tunog ng chopper noong araw na yun. Ay, nako. Number two, the fact that Martin Miranda. Martin na naman, dalawang beses nung sinabi, abogado ka. Dapat you should be very careful with the names. Abogado ka, hoy. Marvin, sir. Still is working. Kinorek ka pa ni Pinky. For Congressman Tevez. Apo. Number three, the use of the facilities of the Sugar Central. Yeah. And ang kinalaman ng Sugar Central. Sige nga. No, that nothing moves in Sugar Central without the Tevez's knowing. Nothing moves. Pero ano ang kinalaman ng Sugar? Okay. So, number four, si Nigel Electona, yung head ng security ng Sugar Central, is an employee of the Tevez's. And so? Andun ba siya nung patayan? Marami pong circumstantial evidence. Yeah, but again, just to... Ito na si Pinky Web talaga. Pasimple ito eh. Kung merong sumusunog, o kung merong medyo hostile na reporter kay Tevez, which is yun si Karen Davila, feeling ko meron ding hostile na reporter towards this, digamos, ano, itong si Pinky Web. I mean, hindi siguro hostile sa kanya. Parang, alam mo yun, mabuti dito kay Pinky Web kasi pag merong dapat i-question, i-question mo. Ganun dapat. Make this very clear, attorney, no? Walang direct. Meron pong at least tatlong circumstantial to which you identify them just now. Okay. Nililinaw niya, pinapahulot, walang direct. Only circumstantial na tatlo. Yes, ma'am. And meron po tayong tinatawag na godfather doctrine, no? Wala ka talagang makikitang ebidensya linking the godfather
or the leader of a syndicate doon sa crime committed. Okay, so meron siyang binanggit na Godfather Doctrine. Ha? Ito ngayon ninyo ang susunod na question ni Pinky. But again, you can prosecute the Godfather or the leader of the crime group through at least no three circumstantial evidence. Oh, nagmamantika na yung noo mo. Ano nangyari? Relax! Relax ka lang, attorney. So, ang gusto niyang ipunto, no, kahit na walang direct ng link na magkoconnect kay Kong Tevez doon sa pagpatay, meron daw tayong tinatawag. Sabi niya, meron tayong tinatawag na Godfather Doctrine na kahit walang direct ang maglilink doon sa tinuturo, ha, ay magbabase daw tayo doon sa circumstantial. Yung mga nagsasabi na, oh, ito si Kong Tevez, si Tevez, si Tevez, si Tevez. Mga ganun, yun sinasabi niya. Itong hayaan ang tanong ni Pinky. Saan mo nahahanap itong Godfather Doctrine na? Pasensya na, sir. Saan mo nahahanap itong Godfather Doctrine na ito? ano ka ba naman, Pinky? Huwag naman masyadong halata. Oh. Because this is the first time I've heard of this. This is often used. Yeah. Merong, hindi ka makasagot ka yan. It has been adopted long ago in the United States of America. Oh, sa America pala eh. Nasa Pilipinas tayo, uy. Attorney, we are in the Philippines jurisdiction, man. We are not in America. It has been adopted long ago in the United States, sabi mo. Na jurisdiction, no? And we can adopt that principle here in the Philippines. Anong we can adopt? Kanina sabi mo, meron tayong tinatawag na Godfather Doctrine. Tapos sabi mo, we can adopt yung inadopt nila sa US. Ano ka naman, attorney? Because our criminal law system now is a mix of the Spanish and the American tradition. Naging history na tayo. Tommy, meron tayong seryosong kaso. Meron tayong seryosong issue dito na pinag-uusapan. Huwag mong ipasok yung history. Ha? Anong Hispanic niya? Has this been used, this Godfather Doctrine? Has this been used, this Godfather Doctrine? In the country, sir, meron mo ba kayong naaalalang kaso na nagamit ito? Meron ba? Ito yung sagot niya. Nagamit na ba ito? Ito sagot niya. Yeah, indirectly, ma'am, ginagamit mo yan sa mga, halimbawa na lang, no? Yung kay, wala kang maisip, bantag na lang. Director General Bantag. Which confirms yung sinasabi ni Kong Tevez mismo na yung nangyari kay Bantag ay ganun din yung nangyayari sa akin. Yung ginawa nila kay Bantag, yun yung ginagawa nila sa akin. See? Galing mismo sa iyan, attorney, ha? Ha? Ginagamit ninyo yung Godfather Doctrine. I see. Wala namang, Opo. So, isa po yan na application ng Godfather principle. Parang there is a similarity here, I mean, in terms of, I guess, what you call the Godfather Doctrine, because kay General Bantag, meron pong Zulueta that, Naantok ako, attorney, kanina, nagising ako sa'yo. Hindi naman po pinipin si General Bantag, and then meron pong iba na, yun na nga, circumstantial evidence na akyat kay Bantag. Basically, you're saying it's the same here with Congressman Arnie Tevez. Apparently, or reportedly, there are 6 or 7 suspects who have gotten their own lawyers, and there are reports, not confirmed, that they may recant. We'll talk about that after the break. This is The Source on CNN Philippines. Please stay tuned. Ang galing ng transition ng questioning nitong si Pinky Weban. Sabi niya kasi, okay, sinasabi mo na yung Godfather Doctrine ay somewhat applied with DJ Bantag, sabi niya, di ba? But apparently, sabi niya, pinasok na kaagad yung ano, itong anim na tinuro na suspect ay magre-recant na. Paano yun? Kasi ang sabi nga ni Attorney Baligod ay circumstantial daw. Circumstantial, alalahanin natin, sinabi mismo ni Boyeng Remulla na itong pinagsama-samang circumstantial evidence which is yung mga sinumpaang salaysay, yun ay pwede na raw yun. Pag merong mga tatlo o mahigit tatlo na ano, pwede na raw yun na evidence. Ano tinatawag niya na circumstantial evidence. Ang kaso yung ani magre-recant. How's that? The Source on CNN Philippines, I'm Pinky Webb. Our source today, the lawyer of the Degamo family, Attorney Levy Baligod. Attorney, paano po yun? Yung sinasabi ng 6 or 7 na suspects na nag-lawyer up daw. Ibig sabihin, kumuha ng sariling abogado at there are reports that babaliktad or magre-recant, sir. Paano yun? How does this affect the case? Ma'am, hindi makasagot. No effect at all, ma'am. No? In fact, kahit yung 11 na nakadetain ngayon sa NBI ay may magre-recant. Hindi po yan na-affected sa prosecution kasi... Akala mo ba nakakalimot kami na sabi mismo ni Boyeng Remulla, kahit walang direktang maglilink, meron naman itong mga umaamin. Nag-execute yung mga yan ng kanilang extrajudicial confession.
at ayon kay Boyeng Rimuyat, sapat na yun para magkaroon ng probable cause upang kasuhan si Kong Teves. Eh, ang problema, magre-recant na sila. Uncooperative na sila at may mga abogado na sila. Paano yan? Sabihin ninyo, hindi apektado, walang effect. Sinabi yung mga ninyo. Si Pinky Wang, hindi nyo maluloko, tingnan nyo. In fact, yung tatlo na nahuli, na una, ay nag-execute na yan ng affidavit before, na na inaamin nila, and they were the one to identify their companions. Don Corleone ba, Edward? Don Corleone. Sinaunang panahon naman yung doctrine na yan. Pero, telling you, ma'am, in confidence, or with confidence, na kahit mag-recant yung 11 po na yan, we have two other very... Dahil mag-recant yung 11 na yan, meron silang bago. Bago, dalawang witness. Saan ka nakakita ng ganun? Ha? 2 months. Tapos ngayon, meron palang bago. Ito pa. Ito pa. Susunod niyang sasabihin doon sa dalawang bagong witness. Credible witnesses. Credible daw. Ipe-present namin during the trial. Ipe-present nila during the trial. Tunghayan ninyo yung tanong ulit ni Pinky. Oh. Hindi naman po namin kailangang i-present yan ngayon during the preliminary investigation. Alam mo ba, nakakalimot kami? Di ba? Kaya sabi nyo, paano kayo magkakaroon ng probable cause? Paano kayo magkakaso kung wala namang direct evidence? O, anong sagot ni Boeing? Eh, ito! Extrajudicial confession ng mga to. Sapat na to. Circumstantial evidence. Eh, magre-recant na yung mga yon. Di ba? Magre-recant na sila. Kaya nga, magpasa hanggang ngayon, wala pa silang naisasampang kaso. Complaints? Pwede. Meron pa. Complaint? Meron. Alalahanin nyo, magkaiba yung complaint at saka yung kaso. Kasi yung complaint, ang lalabas doon is sagpina. So, ibig sabihin, mabibigyan pa ng pagkakataon sumagot si Kong Teves. Just like a digit bantag. Ngayon, in the event na magkakaroon na ng probable cause, doon na lalabas yung kaso. Kakasuhan na siya at ang lalabas naman doon ay warrant of arrest. Ngayon, ang tanong ko sa Attorney Baligod, paano ka maglalabas ng kahit na ano, ng kahit na complaint, kahit complaint man lang, kung ipipresent, kung hindi mo pa ipipresent yung dalawang credible na sinasabi mo na witness na yan. Tapos sabi mo, ilalabas ninyo sa trial, paano kayo magkakaroon ng trial kung wala namang kasong may sasampa? Paano kayo magkakaroon ng kasong sasampa kung wala namang probable cause? Attorney, at yan yung susunod na itatanong ni Pinky. Okay. Thank you, Lopez. Susunod po natin ito. You're saying that you're confident even if the 11 recant, malakas pa rin ang kaso. Pero, hindi po kaso. Reklamo, dahil nasa reklamo speech pa lang, complaint pa lang po ito. Ang kailangan po dito is probable cause to which the panel of prosecutors will have to determine ano po. So, obviously, sir, dahil sabi nyo nga, you're confident kahit 11 dito mag-recant, magkakaroon po ng probable cause dito para mag-file po ng kaso sa hukuman? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hmm. Based on what, we will sir? See, no? Based on what? Magkakaroon ba ng probable cause doon sa 2 witness? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Based on what? sabi nila, 6 daw ang magre-recant. That leaves us with 4, no? And in fact, meron actually a temporary problem dyan sa NBI detention facility because we know for a fact, and the Secretary of Justice is looking at it now, that a certain high-ranking official of the Department of Justice before, no, with the rank of USEC, is working with some jail guards at the NBI detention facility na ino-offeran nila ng pera yung mga detainees na yan. And I requested for what Secretary Remulla. Attorney, for what purpose? Kung ano na lang pinapasok mo, attorney, binabayaran daw. Akala ko ba, they are under an institution. Iwan ko kung saan nga. Sabi nga, sa PNP custody, di ba yan? Hindi problema ng PNP yan. Custody nila yan. Bantayan nila kung magkakaroon ng mga bayaran man dyan o ano. I-question nyo yung PNP kung sino may custodia dyan sa 11 na yan para hindi bayaran. Tapos ngayon, ipapasok nyo ngayon na magre-recant sila, sasabihin nyo na hindi kasi binayaran yung mga yan. Ngayon kasi walang epekto yan. Ngayon. Pero yung mga suspect sa NBI, para pakitapos po yung... Para hindi po sila mag-cooperate sa government. NBI custody. Di problema ng NBI yan. Responsibilidad ng NBI yan. Go ahead, at no less than 40 detainees talk to me immediately after a preliminary investigation hearing at DOJ, telling me na, sir, may nag-o-offer sa amin ng pera sa... Nag-iimbento ka na. Oh,
nung tinanggihan namin ay iniipit na kami. Ah, yan po ay subject to proof. Kailangan mong i-prove yan, attorney. Hindi ka po pwedeng basta-basta magsasabi ng ganyan na wala kang prueba, ha? Attorney, attorney ka pa. Attorney ka pa man din. Hindi ako, doubtful ako dyan. Skeptical ako dyan. Sinasabi mo, oh, lumapit sa'yo yung detainee? Ha? Pwede ba yun? Pwede ba yun lumapit sa'yo yung detainee? Pag lumapit yung detainee, ewan ko lang. Bigla kang palibutan ng mga media, dapat meron kang evidence. Hindi pinaghiwa-hiwalay nila kami, tapos isinasama na nila kami kay Martin Miranda. Marvin Miranda. Hindi po, Martin. Hindi, dapat minemorize ninyo yung script ninyo. Pati pangalan, hindi mo kayang i-memorize. Marvin Miranda. Pangatlong beses mo nang sinabing Martin. Ha? Hindi po si Martin Miranda. Miranda ay binubuli niya kami, etc. No? So I brought this up with Secretary Remulla and Secretary Abalos and requested them if there is a possibility of... Sana pala si SILG Abalos, mukhang tahimik ngayon. Transferring these detainees from NBI Detention Facility to the PNP Custodial Center. In that way, we can insulate them from the people corrupted or... So inaakusahan mo yung NBI na medyo may corrupt doon? Or inaakusahan mo yung NBI na pabaya sila doon? Na nakakaya nilang ma-infiltrate doon at bayaran itong mga suspect na ito? By this former DOJ official from not cooperating with the government. Sir, was it sabi mo USEC, former USEC of the DOJ? Tamang ba? Hmm. Sino yan? Yes, ma'am. And identified na po siya. Alam na ni na Secretary Remulla yan. Who is this, sir? Oh, tama, di ba yung tanong, who is this? Ma'am, I apologize. I cannot divulge his name. Kasi imbento lang yan. Kaya di mo may pagsabi. Okay. In this forum. So, attorney, ganito po, no? Meron pong USEC, dati, former, no? Former undersecretary ng DOJ. Nangingialam. Parang ganun po. Good job, Pinky. Nangingialam? Dito sa NBI, at sinasabi nyo, allegedly, yeah, nag-offer ng pera para bumaliktad yung mga suspects. Ganun po siya kalakas? Yun! Paano mo sagutin yan, attorney, ah? Pwede nang mag-fry ng itlog dyan sa noo mo, nagmamantika. Nakaya niyang... Yes, ma'am. Wow. Remember, ma'am, yung DOJ has control and supervision over the NBI. Of course, yeah. And having been with the DOJ before, in a high capacity, may mga kakilala po yan sa NBI, and in fact, meron akong isang na-identify dyan na jail guard, na noong kinakausap ko yung mga detainees, with the permission of the PAW lawyer assigned to them, eh bigla po siyang lumapit at nakikinig sa aming pag-uusap. At nung sinabi ko, pwede ba jail guard, mag-usap lang kami nitong detainees, ipinaalam ko sa kanilang PAW lawyer, ang sabi niya, hindi sir, hindi ako aalis, dito lang ako. Wow. May ganun? Parang kwentong ba... Hirap paniwalaan naman. Nakikinig po siya. And I think the Department of Justice through Secretary Remulla will take administrative action later on. Opo. Tanong ko lang po, kasi kung ganun siya kalakas, hindi naman sa pagdududa, ano po. Pero... Hindi naman sa... Alam niyo, yan yung isang natutunan ko sa sa guro ko nung college eh. Pag sinabi mo na hindi naman sa nagdududa ako, pero nagdududa ka talaga. Pag sinabi mo yung ganung linya tao, nagdududa ka talaga. Hindi naman sa kini-question kita, pero nagko-question ka talaga. Hindi mo ba siya natatakot kay Secretary Boying Remulla? I mean, mas malakas pa po itong former USEC? Tama, di ba? Tama, di ba? Pag nagsabi ka na, hindi naman sa kini-question, hindi naman sa nagdududa, nagdududa ka na talaga. Pag ginamit mo yung term, pinaganda mo lang, euphemism ang tawag doon. Sa Secretary ng DOJ? Ma'am, na-retain kasi ito na lawyer, no? Kahit na na-retain na lawyer, hindi pwede na siya yung ahead or bigger than the DOJ himself. Expandens. Tingnan mo talaga yung mata ni, ano, mata ni Ma'am Pinky. Kung pwede ko lang zoom yung si Pinky dito, marikin. In total disbelief. Tumutulong siya in that way. Kinausap niya yung mga kakilala niya sa NBI, and then... Attorney, pwede naman mag-fry ng egg dyan sa ano mo? Napak nila yung a few jail guards, at sila po yung nag-i-implement doon. Sila po ang nag... Sabi nila, pag daw nagmamantika yung noo mo, is a sign of being tensed. Or is a sign of not telling the truth. Iipit. At eventually po, no? Some of the detainees will eventually name who these jail guards are. I see. Na nag-offer sa kanila ng pera. Ah, alam, DJ Bantag na naman.
at iniipit sila sa loob. Okay, yun na lang po siguro yung hihintayin, yung sasabihin ng mga witnesses na inofferan sila ng pera. Hindi ho ba? Very quick question, sir. Ilan po ang suspects or witnesses na natitira dun sa 11 na supposedly hindi pa bumabaliktad, sir? Kasi 10 or 11 yan, hindi ho ba? 11 po ang nakadetain dyan. Okay. Pero yung apat po na mga dating sundalo ay nandyan pa rin, no? And they are represented by a PAW lawyer. Okay. Yung apat po na sundalo still represented by a PAW lawyer. I've run out of time, sir. I wish to speak. Talagang, run out of time. Pero ano, no? Balikan ko yung sinabi niya na dalawang witness. Buray ninyo, after 2 months, sasabihin mo may dalawang witness na matibay na witness na may direktang link. Magsasabing may direktang link ni Kong Teves doon sa pamamaril. Tapos sabi niya, ipipresent daw yun sa trial na. Magre-recant yung mga yan, yung mga suspect na yan. Paano kayo mag-file? Paano kayo magkakaroon ng probable cause kung ilalabas nyo lang yan sa trial? Diba? As a parin probable cause para sa kaso. Take note, maraming nagdidiwang sa wakas. Ha? The ano sabi ni Mayor Janice Digamo, the wait is finally over. Ano yun? Eh, di ba complaint pa lang yan? Hindi pa naman yan yung kaso talaga na sinasabi nila. Kaso na ang lalabas ay warrant of arrest? Ang lalabas pa lang dyan ay sampina? Yan ay kung magpupush through. Yung complaint pa lang, kung magpupush through yung complaint pa lang. Kasi nga magre-recant na nga itong 6 o itong 11 na to. Kaya nagkanda, nag-aakakanda, ugaga at aligaga na kayo. Maghahanap ng bagong witness. Kasi itong nauna ninyong hinuli ay bumabawi na ng kanilang statement. Maghahanap na kayo ng bago. Halata na talaga.